Mga kapamilya, narito na tayo sa 252 episode ng FPS Batang Quiapo. Lumapit nga tong si Mayor Celso kay Elsa. Sabi nga ni Elsa, naku Mayor, sinatanggol po, sinugod po si Bong. Sabi naman ng mga kasama ni Celso, yari na, mapapahamak na naman yan si Tanggol. Sakit talaga ng ulo yan eh. Papaparusaan na naman ni Chief Espinas yan. Samantala, itong unano na grupo ni Nabong, oh, ang tapang, kinakalaban si Tanggol. Ngayon narinig nga nila si Tanggol, sabi ni Ting, Tanggol, oo, siya nga, tara na, resbakan natin, sabi ni Enteng. Eh sabi ko na nga be, di talaga magpapaawat si Tanggol kapag narinig niya na meron na argabyadong babae. Ayaw niya talaga na meron na babastos. Eh sabi naman ni Mayor Celso, dapat lang yan, nang sa gayon, nakahanap ng katapat niya si Bong para hindi na maghari-harian dito sa selda. Nakahanap siya ng katapat niya. Sabi niya, ngayon eto na, yung mga kaibigan ni Bong talagang isa-isang nilusob si Tanggol. Buti nga sa inyo, hindi nyo kaya. Sarado. Tumakbo na rin sina Enteng, Tano, si Bulldog, si Owen, saka si Dolpo. Re-resback sila. Hindi nila pwedeng hayaan si Tanggol na mag-isa lang. Hanggang sa natumba na nga tong si Bong dito sa may lamesa, yung pinaglalaroan nila ng mga baraha. Dumating na rin sina Enteng, pumasok na. Ngunit yung mga kaibigan ni Bong, di ba? Yung kabilang grupo, tumulong din. Pero hindi nila kaya si Tanggol talaga. Ang lakas eh. Ito si Enteng, siya dito. Nahe-headlock siya. Dito sa may, rehas. Si Dolpo may katapat din. Doon na si Bulldog. Yan o. Okay, laban. Ang lalakas talaga nila mga batang Quiapo eh. Alam mo, hindi sila basta-basta nagpapatalo. Ang lalakas din ng mga resistensya nila. Kinedbat ni Bulldog, nabitawan siya. Ito naman si Thanos, ang laki. Okay, bumbog sarado. Laban sila, labo-labo na yan. Gulo-gulo na yan mga kapamilya. Ang dami talaga mga preso, kumpulan, sobrang sikip. Itong si Owing, ang cute, nakakatawa. Tawa-tawa ako dito, ang liit eh. Kaya niya talunin yung yung malaki sa kanya eh. Dala-dalawa kalaban niya dyan. Ito naman si Enteng. Ayan o. Inuntog niya yung kalaban sa likod. Tapos sinigo niya. Kaya siya nakawala. Dala-headlock siya eh. Tapos tinadyakan niya. Check. Ito naman si Dolpo. Ayan, laki din ang kalaban niya. Nabigyan siya ng isa. Talsik ang ulo niya eh. Talsik ang buhok eh. Sige, sige lang. Laban. Sige, tadyak. Suntok dito, suntok doon. Tumulong na rin yung mga kaibigan ni Tanggol. Sina Elsa tumulong na rin, saka sina Mayor. Labo-labo na yan. Kasi naargabyado sila dito eh. Natalo sila dito eh. Natalo. Noon na lamang sina Tanggol eh. Pero nadihado sila eh. Dahil ang dami ng mga tumutulong eh. Kaya tumulong na rin sina Mayor eh. Yan o, lakas ni Owing o, nakakatawa. Sumampa siya. Tapos sinuntok, tinaganan, tinalunan. Nakakatawa to eh, pag nakikipaglaban eh, kasi ang liit eh, ang cute eh. Eh, tinadya ka no. Okay, labo. Laban. Lakas din yung bulldog eh. Tapos, ito namang si Owing, ayan o. Tulog yung kalaban eh, sinuntok eh. Natatawa ko dito yung mga kapamilya eh. Ayan o, si Tanggol, balik na tayo rito sa loob. Dumayo siya rito eh, sa selda nila eh. Sino man ang bumangga, talagang talo eh. Ayan na, sina Elsa, tumulong na, kinone yung mga kaldero. Kahit nabugbog din sila eh. Pinaghampas sila sa ulo. Okay, hampas. Yung mga gustong tumulong kinatanggol. Okay. Yung mga nayayabangan kay Bong. Ayan, nadihado sila dyan eh. Mga kapamilya, nadihado talaga sila kasi talagang nahirapan sila. Ang daming kalaban. Tapos eto yung pinakatalos kay Bong. Karap ni Thanos, dapat lang para magka-level sila ng lakas. Tapos yung mga jail guards lumapit kay Chief Espinas. Chief Espinas, may gulong nagaganap doon sa teritoryo nila Bong. Talaga nga naman, hindi talaga mapag-asabihin yung mga yan. Mauna na kayo. Kinuha ni Chief Espinas yung barrel sa may drawer niya. Ito namang si Bubbles lumapit. Pumasok sa loob, inawat ang lolo niya. Sabi niya, lo, huwag na kayo tumulong. Talagang niyakag niya yung lolo niya pa atras. Tapos si Chief Espinas pumasok na.
Naghihiyawan na yung mga preso. Garit na garit na. Hawak-hawak yung baril. Tapos eto si Bong. Bubog sarado, hindi na nakabawi. Hindi nakabawi si Bong talaga kahit ano, isang suntok man lang. Hindi niya nagawa kay Tanggol eh. Magaling mag-counter attack si Tanggol eh. Kita Jack. Yan o, nakorna niya si Bong dito. Kinawelyuhan niya. Tapos ang ginagawa ni Bong, tinutulak yung ulo pero naihigasa dito sa may ano, lamesa. Yan, dito siya nakorna ng gusto. Sabi ni Tanggol, ano? Tapang ka, ha? Grabe yung kamo ni Tanggol eh, dumudugo na eh. Pinagsuntok niya rito si Bong. Wala na, nanghina na. Hindi na kayang bumangon. Duguan si Bong dito eh. Grabe, putok ng labi eh. Kanya mo ka eh. Tapos pumasok na rito si Chip Espinas. Nagpaputok na ng baril. Naantala yung mga pag-aaway nila. Lubogan. Tumahimik eh. Takot sila eh. Nagpaputok na si Chip Espinas eh. Ano, hindi ba kayo titigil? Sabi, kaya pasok yung mga jail guards. Kunin yung mga yan. Lahat. Wala kayong titira yung mga involved sa gulo. Dalhin yan sa court. Ilabas yan lahat. Tapos sinampas na rin si Tanggol. Nakakatawa yung pagampas sa kanya ni ano, yung Makasantos eh. Nakakatawa eh. Tapos kinuha si Tanggol ni ano, Balatukan. Tapos kinuha na rin si Bong. Lahat sila. Nakataas ang kamay. Nakahawak sa ulo. Tapos dumako na tayo dito kina Don Julio. Sabi niya, ano Ramon, meron pa tayo natitirang mga shabu na naisalba noon. Pwedeng-pwede natin maibenta yon para makabangon tayo, sabi ni Ramon. Dapat lang, Papa. Kailangan tayo makabangon. Kaya kailangan nating gawin ito. Magpursige tayo ngayon. Bilang dumating si David, sabi niya, Lo, Pa, ilang kilo ba yung droga na ano, i-deliver? 100 kilo. Meron lang ako naisip na paraan. Eh di ba masyado yatang magastos kung haluan natin ng ano, kalakal, ipampapatong doon sa kahon? Saka maaaring mahalata tayo. Meron akong alternatibong paraan na mas makamura tayo, makatipid. Pero maihatid natin yung mga order nang walang magiging problema. Ano ba yun, Apo? Ba't kaya hindi natin ilagay yung mga droga sa loob ng ano, tiles ng gulong? Para pwede natin isakay sa sasakyan. Isipin ng mga pulis sa checkpoint. Nagdi-deliver lang tayo ng mga gulong. Diba? In case lang naman na magkaroon ng checkpoint. Para hindi magastos, para hindi tipid. Hindi na tayo gagamit pa ng iba pang kalakal pang takip sa mga droga. Sabi naman ni Don Julio, aba, great idea. Very good. Nagustuhan ko yung idea mo ah. Anong sa tingin mo, Ramon? Sabi naman ni Ramon, good idea. Ige. Kaya naman sa pagkakataong to, David, hayaan ka namin ni Papa. Hindi ka namin sasamahan. Ikaw ang maghahatid ng mga order ng kliyente. Sabi niya, no? Sabi naman ni ano, Don Julio, teka lang Ramon, di kaya masyado pang bagito itong si Tanggol, sabi niya. Eh, pwede natin itong alalayan. Di na Papa, kaya na ni Tanggol yan. Magtitika ko ng risk kung sakaling hindi niya nakuha yung bayad kung sakaling nabigo siya. Kasi nag-aalala si Don Julio, baka nga malugi, di ba? Eh, sabi nga ni ano, Ramon, baliwala pa to sa pinaranas mo sa akin noon, nung ako na lamang mag-isa. Diba tunay-tunilada pang droga ang hinahatid ko nun sa mga customer ko? Sabi naman ni Don Julio, sige, paig na ako. Pero kailangan samahan ka ni Napakito, saka ni, ano, Diego, at pati na rin si Bullet. Ngayon, ito na, nagkamalay na nga si Roy. At pumasok na nga si Namando, saka si Rigor. Sabi niya, Roy, Lee, kung pwede ka makipagtulungan sa amin, para sabihin ko sa'yo, sa mga kagaya mong kalaban ng batas, ay meron din karapatan para ipagtanggol ng sarili. Dahil alam ko na argabyado ka. Handa naman kami maghintay kung ayaw mo magsalita. Sabi naman ni Mando, nakaintindi ka ba ng Tagalog? Kaya sabi ni Rigor, para ipaalam ko sa'yo, kayo na lamang dalawa ni Angkong ang natitira sa Red Phoenix at ang lahat ng mga kasamahan mo ay patay na. Biglang napatingin si Roy. Nagulat siya sa balita ni Rigor. Sabi naman ni Rigor, pagpasensyahan mo na. Dahil alam kong nabigla kita. Pero ito lang talaga ang pagkakataon. Kaya hindi ko na pinalagpas pa. Bakit pagtulungan ka sa amin? Para walang maging problema. Ngayon ito na, lumabas na nga si Tanggol aka David. Sabi niya, ano, okay na ba yung lahat? Kailangan, okay yan ha.
Ayoko ng pabagal-bagal. Talisa tayo. Alam mo kung sino umaste, no? Hindi nagugustuhan ni na Diego sa kanil Pakito. Sabi ni Pakito, kami na bahala rito, sir. Ariglado to, sabi niya. Ngayon bilang dumating si Don Julio, ano po? Ang goal? Okay na ba? Ayos na ba ang lahat? Sabi naman ni David. Ayos na po, lo. Paalis na ho kami. Inawat ni Ramon, sabi niya, sagit lang anak, kailangan mo to. Self-protection mo, dinalan siya ng baril. Kailangan mo na to, di ba? Naturoan na kita kung paano humawak ng baril, kaya alalahanin mo lahat ng mga tinuro ko sa'yo. Tapos lumarga na sila. Ganda na nasakyan, naka Lamborghini. Uli Asun. Tapos BMW ang brand. Talagang hinayaan na nila si Tanggol. Nagtiwala naman sila makakaya niyo yun. Magsasaksis yung unang delivery. At ito na, sabi nga ni Mando sa kanyang Rigor, maghihintay daw sila. Kahit ilang araw pa sila pumunta o kahit mamayang gabi pa magsalita itong si Roy. Kasi mahaba naman daw ang pasensya nila. At hindi sila titigil hanggang sila nakakalap ng mga ebidensya. Inanong niya si Roy, sabi niya, namumukha mo ba o sino yung tumimbre sa inyo? Sabi ni Roy, naalala ko na. Kala ko talaga yung araw na yun na yung huling buhay ko. Kala ko, katapusan na ng buhay ko, hindi na ako magigising pa. Sabi naman ni Mando, nakikilala mo ba kung sino yung tumira sa inyo? Sabi ni Roy, hindi eh, hindi ko siya namumukhaan. Ngayon sabi ni Rigor, babalik pa kami dito. Hindi kami titigil hanggat hindi ka nagsasalita, hanggat hindi ka nagsasabi ng katotohanan. Umalis na silang dalawa. Ngayon napaisip si Roy, sabi niya, kilala ko yung bumaril sa amin. Walang iba kundi si Tanggol. Nanilbiyensa sa akin. Sabi niya, no? Kaya magbabayad siya. Pag nakalabas ako dito, ipaghihiganti ko ang lahi namin. Ipaghihiganti ko sina Ma'am Aurora saka si Catherine, diba? Sabi niya. So yun, talagang galit na galit si Roy. Talagang maghihiganti siya. Samantala, inilabas na nga mga inmates. Nasa may gitna sila ng court. At talagang sinesermonan sila ni Chief Espinas. Galit na galit. Talagang sila dito eh. Duck and cover sila dito eh. Sabi naman ni Chief Espinas, pinangangalagaan namin kayo. Wala na nga kayo nakatupag dito. Inaasikaso ko pa kayo dahil magkakaroon nga kayo ng prison week. Tapos ganito lang gagawin nyo. Ba't kayo gumagawa ng gulo ha? Sabi naman ni Bong, Chief Espinas, si Tanggol naman ho yun na una eh. Sabi ni Maka Santos, sasagot ka pa eh. Ah, hindi ka tinatanong. Sabi niya, kinampas si Bong. Namilipit sa sakit. Ngayon sabi niya, ikaw Tanggol, trusty ka pa naman namin. Anong dahilan? Ba't ikong gumawa ng gulo? At dito na po nagtatapos sa Rebin Rica para sa gabing ito, mga kapamilya. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaaring makahingi ako sa inyo muting subscribe at i-click mo na rin ang notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJS Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapuso. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.